Magandang araw po mga ka-welcome po sa Pinilakad. May pagsasaluhan po natin ngayon ay Tinumis, Bulacan at Nueva Ecija style po. Ano po ba pagkakaiba po nito sa Diluguan? Ayan. Samahan po ninyo ako mamaya sa pagpe-prepare. Mayroon din po tayong ginayat o shredded na manggang hilaw na may patis at sili lang po yan. Partner na partner po ng Tinumis. Kailangan po ang oven nakaset po sa 175 degrees Celsius. Mapainit po muna na tayo bago po natin ilagay ang ating crispy. Hindi ba pala crispy? Ang ating pong balat ng baboy. Gagamitin ko lang po asin. Lagay ko po sa baking tray. Siguraduhin po ninyo yung gagamitin po ninyong balat ay flat na flat. Hindi po nakabaluktot. I-rub po natin ang asin. Para po kumapit sa ating balat. At i-rest lang po natin yan ng 10 minutes bago po natin ilagay sa oven. Bakit po? Para mag-release po ng liquid. At mas madali po siyang i-roast sa oven at mas magiging crispy. After 10 minutes, nakita po ninyo, ang dami pong nirelease na tubig. Close up po natin. Ayan, di ba? Pagkatapos po, lagyan na po natin ng baking sheet sa ibabaw. Ito po yung isang proseso na paggawa po ng crispy pork skin. At yung mas malalim na tray po, yun po ilalagay po ninyo sa ibabaw at ilalagay po natin ito sa oven para hindi po bumaluktot ang ating pork skin. Wala na naman ako sa sarili ko. Pag nilagay nyo po sa oven, ganyan po ang itsura po niya. Sarado na po natin. I-roast po natin ito ng 45 minutes to 1.5 hours. Check nyo rin po. Ang nanay ko po, kapag gumagawa ng tinumis, ginagamit po talaga niya liempo. Ito po, liempo po ito. Malilit naman po yan. Kasyang-kasya naman po yan sa bibig ko. Sa makipot ko. O, tinagalaw po yung balat. Pero, ang nari pang luluto, nagluluto po talaga ng dinugaan. May buto, may laman, at may balat. Yan. Lagay na po natin sa kawali. Hindi po ako maglalagay ng tubig. Kasi magre-release po yan ng liquid kapag nilagyan natin ng asin. Ayun po ang purpose ng asin. Hindi lang pampalasa. Nag-aalis po ng liquid sa karne. Subukan nyo pong maglagay ng asin, di ba? Sa mga gulay, lalo na sa mga ampalaya. Di ba lumalabas po yung katas? Lagyan po natin paminta. Harunin lang po natin. At takpan po natin. Ito po ay medyo lulutuin po natin. Tatanggalin ng takip. Medyo golden brown lang po na natin. Hindi naman po pinakupusan. Ibig sabihin medyo golden brown lang po. Kapag nakikita nyo namumuti na, alisin nyo na po yung takip at maprito sa sariling mantika. Medyo hinaan nyo na po ang apoy. Medium low heat. Ayan, binaligtad ko na po yung isa. Ganito lang po dapat. Slightly golden brown. Bago po tayo mag-isa ng bawang, sibuyas, kamatis, luya. Balita rin po muna natin lahat. Pwede na po natin igisa ang bawang. Ngayon po natin siyempre lagi ang bawang. Iba po inuuna si buyas kasi ayaw po nilang masunog ang bawang. Ako po gusto po sa bawang talaga is slightly golden brown or golden brown. Lalo na po sa mga ganito. Medium heat lang po para maluto po ng maayos ang bawang at maayos po ang pag-igisa. Ilada po natin ng sibuyas. Ito po yung pinaka-paborito ko. Ang pagigisa
Napakabango po. Napakasarap ng amoy. Ay, ito pwede na pong natin ihalo ang baboy. Kapag naghihiwalay na po yung sibuyas sa hibla, lagyan na po natin ang kamatis at luya. Sa tinumis naman po, optional naman po eh, kung lalagyan nyo po ng luya o kamatis. Iba po kasi, hindi po nilalagyan ng luya, nilalagyan po ng oregano. Isa lang po natin, pag umamoy na po yung luya, ay tamang-tama at masarap po ang ating pagigisa. Kapag umaamoy na po yung luya, at durog na po yung kamatis, ayan, iba po, napaganda ng resulta. Pwede na po tayo maglagay ng tubig. Haluin lang po natin ang bahagya para maghalo ang bawat isa. Ang lasa, maghalo po. Takpan po natin. Pag kumulo po, saka po tayo maglalagay ng iba pa pong pampalasa at ilalagay na po natin ang dugo. Ang gagamitin ko po ay dugo ng baka. Bakit? Kasi wala pong dugo ng baboy. Yan. Sa amin po, syempre sa Bulacan, sa Nueva Ecija, ginagamit po talagang pang-asim sa tinumis, bulaklak na sampalos, usbong na sampalok o sampalok. O yun po yung traditional. Pero dahil wala po ditong fresh na sampalok, syempre ang gagamitin ko po ay sinigang mix. Haluin lang po natin mabuti. Maglagay na rin po tayo ng asin. Huwag po natin masyadong damihan ng asin. Kasi itimplahan din po natin yung lasa ng ating niluluto. Huwag naman masyadong maalap. Hindi naman po tayo gagawa ng binurong pinuhas. Haluin lang po natin dito mabuti. Hanggang sa matunaw po yung sinigang mix. Yan. At i-rest po natin ng mga 5 to 10 minutes. Habang hinihintay po nating naka-rest po yung dugo, tignan po natin itong ating crispy pork skin. Yan, kasi mahigit isang oras na po eh. Check ko po muna. Nasanay na po, kapag chine-check ko po ito, pag tinatanggal, medyo nakadikit pa po sa papel yung balat. So, kailangan pong palamigin. Ayan! Nakikita po ninyo? Yun! Kailangan po mas palamigin. Naku, crisping-crisping nga. Ayun! Konti pa po. At mas crispy to. Siguro mga 15 to 20 minutes. Ilagay po muna natin. O iset po natin sa medium-low heat ang ating pong nagisa na liyebo. At dahan-dahan po nating ilagay ang ating dugo. Gagawa po kayo lagi ng small na parang balon sa gitna. Haluin nyo pong mabuti ang dugo. Dahan-dahan po ah. Habang nilalagay po ninyo. Yan. At maglagay din po kayo ng konting tubig. Huwag nyo pong hahaluin. Bakit po? Para po hindi masyadong durog po. Ang dugo gusto ko po kasi medyo buo-buo. At ilagay na po natin ang kalan sa medium heat para maluto po ng maayos. Huwag po ninyong tatakpan o hahaluin para sumingaw po yung maanta na amoy o lasa po ng dugo. Nakikita po ninyo, namumuna po yung dugo at hindi po siya masyadong malapot. Ilagay na po natin ang sili. Ito po yung sili sa norte. Yan. Hindi po muna ilalagay lahat para sa ating presentasyon. Sige, ilagay ko na lahat pero paano yun? Excuse me po. Haluin po natin mabuti para lumasa rin po yung sili. Para mas malinamnam po yung ating tinumis. Hinaan nyo na po ang apoy. Kailangan po low heat para hindi po dumikit sa ilalim. Dahil ginamit ko po dito ay kawali. Hindi po kaldero. So mas madali po itong maluto. Yan.
Kapag ganyan po, pwede na po natin takpan para mas mag-release pa po ng lasa ang sili. Ayan po, napakaganda ng resulta. Tama-tama lang po yung lapot, hindi po masyadong malapot. Siyempre, depende naman po sa inyo. Iba po gusto medyo tuyo. Iba, konti sabaw, konti ang dugo. Ikita po ninyo, di ba? Ang presentasyon po, hayaan po muna natin yan mares ng konti. Yan. I-flat lang po natin ng bagya. Lagyan po natin ng iniwang sili na berde. Spread out po natin para mas malupit po ang dating, di ba? Yan. Mas maganda, mas masarap. Lagyan po natin ng siling pula. Labuyo. Di ba yung sinasabi ko po sa inyo eh. Tapos, takpan po natin. Dahil mainit pa po yan, yung sili po maluluto. Huwag po kayo maglalagay ng dekorasyon pagluto na at hindi po mainit. At iwanan nyo lagi sa ref. Mapapanis po. Ito po hindi mapanis dahil mainit pa po yan. Hayaan nyo lang po muna yan bago po kayo chumibog. Ayan! Crispy crispy na po ang ating pork skin. Mabuhay! Yan! Maraming maraming salamat na naman sa Panginoon. Nagkasama sa amin na naman po tayo. Diba? Bago sa handa ka. Bihira lang po ako bumili ng damit. Nakabagit sa... Ano po? Bago tayo mag-usap, salamat po muna natin, Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat na naman po sa grasya. Mayroon niyo po sa amin sa ano na to. Maraming maging maayos po ang bawat isa. Ang bako na po ay sana'y maging maayos po ang epekto sa bawat isa, Panginoon. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanan ni Jesus. Amen. Sana naman po ay naging maayos po ang inyong araw. Sabi ko lang po ito. Sabi lang. Talagi lang po ako lang. Some drinks. Nakakaputi po yung sando ko. No? Pumuti po ako pag ano ganyan, pag taglamig. At pag ano naman po, pag tag-araw. Like, alam mo ito mga sando. Babalik po yung uli kong Pilipinong kaugatan. Ayan na po na isa. Tama-tama po. Hindi po siya masyadong tuyo at hindi po masyadong walang na tama-tama alam po. Ito po yung gusto. Sarap. Ito po yung ating crispy pork skin. Ginayat na mangga na may patis at sili. Tumulog po tayo dito. Yan. Matawag po dito sa British English, crackling. Yun po yung style ng pagluluto na ginaya ko. English style. Ayan po. Yan. Masarap po natin eh. Meron din po tayong subukan may sili na may patis. Kapag malinis po talaga yung pagkakagawa, napakalinam naman.
Ito po ay frozen. Dugo po ng baka. Kanya pang father ko eh. Magkakain ng mangga. Ginayat. Saka mother ko po kasi wala namang ngipin. Pero sa Ilocano ganyan po talaga may ginayat. Lalo bagong naistan ako. Tapos ito po kasi gusto ko po patis. Para match na match po sa tinumis. Yung lepo pa lambot-lambot. Itong suot ka pong sando, lakas maka-artista. Lakas maka-artista. Sarap po nito, ano? Ang balat. Crispy, crispy na. Ito yung naman po, di ba? Yun po yung isang pamaraan ng paggawa po sa oven. Nakita ko lang po sa isang master chef. Crackling tawag po. Pork skin crackling, crispy. Pork. Yung asin po sa pansigang sarap. Pag gumagawa po yung nanay ko nito, sa bulakalak ng isang palok, napakasarap ito pong tinumis. Kapag nakita po kayong tinumis na hindi po masyadong maitim, ibig sabihin po, konti lang po yung dugo. Depende naman po yun. Sabar namin sa batong tinumis. Ang dinugan po kasi pang-asim suka talaga. Tapos may oregano. Pati tinumis. Tinumis. Bulacan at Nueva Ecija. Hindi po tutuyo-tuyo, medyo tuyo lang po. Ito po ginayat ang mga napakasarap. Pagkain po yung tinumis na ko, yung sa mahilig po sa mga asim,
ginayat na mga pati sa asilo. Partner na partner po yan. Pagsasalim niyo po sa restaurant, di ba, most yung patis, sili, serve din po yung ganito. Sarap. Paganda po ng resulta, di ba? Pakalutong. Excuse me. Ganito nanay ko pag nagluto, ganito lasa. Pasarap. Kaya pag nagluto-luto po ako, hindi ko pinamagyan, nakita nyo naman ang proseso, di ba? Siguro sa lahat po ng mga crispy-crispy, masasabi ko po sa sarili ko, laging successful na po yung magagawa. Kasi alam ko na po yung mga technique, mga crispy pagkain. Mga crispy po ibig sabihin sa mga bisepata, crispy liempo, pinaputuan, na crispy pata, o kahit ano po, tapos ito pong crackling, si Charon, ganda pong negosyo, no? Sa mga gusto pong magpaturo online, 3-5 lang po. 3-5 lang po per hour. Hindi, joke lang po, huwag niyo pong seryoso. Eh. Pero pag sineryoso niyo, kaso okay. Masarap ulit sa puto. Papakpo muna tayo ng ano, crispy pork skin. Ang sarap.
Kasi gano'ng ginagamit po. Excuse me. Sa Pilipinas, yung maliliit na oregano po yun. Ibang variety po ng oregano. Wala po doon, tuyo-tuyo. Po yung nilalagay sa tinumis o dinuguan. Tapos yung laman po yan, o, di ba? Kaunting laman. Yung laman po, hindi po siya nagpupulbos yung laman. Pag yan daw na po ninyo, yan o. Makunat-kunat. Yan po yung laman. Masarap. Para po, maraming salamat na po sa inyo oras na nila sa Pinilakalakbay. Bago po tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na naman po sa bayad grace na binigyan niyo po sa amin sa araw po na ito. Naway maging mapaya po ang sitwasyon sa bawat paghintay po sa bakuna. Susunod po. At naway maging successful po sa bawat isa. Huwag po sana magkaroon ng komplikasyon, Panginoon. Kaya na po ang bahala. Alam po namin na sa inyo. Lunes, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa ngala ni Jesus. Amen. Paano po? Marami sa lahat po. Kita po tayo mamaya sa greetings and shout-out portion. Hello po. Marami sa lahat po. Dito na po tayo sa greetings and shout-out portion. Nakaka-artista talaga itong nabili ko sa ando na ito. Marami sa lahat po sa ating mga bagong subscribers, kapuso, kapamilya sa ating mga kaibigan. Lagi po nating nakakasama sa Pinilakalakbay. Lagi kong inuulit sa malaki pamilya po tayo sa Pinilakalakbay. Umpisahan na po natin ang greetings sa shower portion. Kamusta po kayo? Mutya, panganiban. Ayan. Okay. Pa-shoutout po sa aking asawa, sabi niya po, kay Mr. Edward Panganiban. Ayan. Nakarating din daw po sa Finland dahil si Ferrer bilang chef po. Ayan. Dahil nga pandemic ay nahinto rin po yung mga ibang mga seafarers. Opo, naiintindihan ko po. Maraming salamat po sa inyo. From Caloocan. Yan, ingat po sa mga kabayan po natin sa Caloocan. Maraming salamat po. Positive lang po talaga lagi. At sama po lagi ng dasal. Ako rin po eh, kasi dito po eh, syempre naapektuhan din po yung mga nagtatrabaho. Kaya iba online sa bahay po. Mas mainan po yung mag-ingat kasi yung buhay po natin isa lang, di ba? Kamusta din po kay Gretchen Andaya Mina. Yan. Kamusta daw po sa mga kaibigan niya po sa Tugigaraw kagaya na sina Mansueta Soriano, Yurlin Bagsaw, Bianca Careon, and Taga Cavite. Maraming salamat po sa mga kabuhayan po natin sa Tugigaraw, malapit po sa Isabela at Taga Cavite. Yan. Maraming salamat po. Ingat po lagi. Kamusta din po kay Clarice Paula Martin Lee. Pinapanood daw po tayo ng mama niya, tita niya po. Lagi inaabangan araw-araw. Shoutout po na lang kay Mama Mercy Martin, Tita Mirna San Pedro at Tita Beng Torres, Tita Milagros Akog ng Alabang, Yan, salamat po sa mga kabayan po natin niya sa Alabang. Ingat po lagi. Kamusta din po kay Alma Manzano Katipunan. Yan, shout out po sa nanay ko, Mercedes. Alma Manzo Katipunan. Nagkamali po ko ng basa. Shout out po sa kanyang nanay na si Nanay Mercedes Manzo
Yun, maraming maraming salamat po sa inyo. Nasa Hayward, California. Ayan, ingat po sa mga kabayan po natin sa California. Maraming po tayong kababayan yung Pilipinas na kasama po natin sa Pinila, Kalabay. Ingat po lagi. Kamusta din po kay Angel JF. Shoutout po. Yung malakas. na si Joshua Carino. Ayan, pan Angel JF. Shoutout po kay Joshua Carino. Maraming maraming salamat po sa inyo. Yan. Paano po? Maraming maraming salamat po sa inyo. Oras na nila sa Pinilakalabay. Doon po sa inyo, hindi ko po na sama sa greetings at shout po. So, paki-like lang po ang Pinilakalabay Facebook page. Paki-private message po. Huwag po sa akong personal account na Besang Dulos. O kaya dito po sa pinaka-latest po na video po ng Pinilakalabay. Para ma-add po namin kayo sa next mukbang greetings and shout out version. Maraming maraming salamat po. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang!